Actually, talaga ang concern ko lang, natanong ko siya, sabi ko may ipon ko ba? Parang, paano? Siyempre, hindi ka makapagtrabaho, paano ka, okay ka lang ba? Sabi niya magtitindi daw siya ng saging. Pwede ka na maging ninang. Oh, excited ako. Actually, excited kami lahat makita ko ano yung itsura ng anak nila ni Jason, di ba? Melason baby. Correct. Ito na yung real Melason baby, hindi naman ika. Hindi na si Dengue. Correct. Pero natanggap niyo na ba, ikaw Angelica and John, siguro your friendship here, yung kay Jason na hindi pa nagkaroon ng problems si Jason with John? Siguro, naghihintay lang naman kami na lapitan kami ni Jason. Kasi actually, nung nangyari yun, ako never ko na siyang nakita. Parang never naman kami nakasalubong, or kapag lalabas kami ni Melay, hindi naman siya nakakasama, ganyan. Pero, hello, nasa ibang level na sila ngayon, hindi na yun importante, di ba? Lahat ng makakalimutan na dahil may mas magandang nangyari sa kanilang dalawa. And yun yung dapat natin pagtuunan ng pansin, kung ano man yung galit or samaan ng loob, I'm sure madali nang kalimutan. At kung meron ka isasuggest na pala sa kanila magiging baby, ano yun? Wala pa ako naiisip. Pero ikaw, Angel, kailangan sumunod. Ikaw, maliging parang masusunod, no? Kailan mo pinaplano yung ganung klase ng life na magkaroon din sa iyo? Napag-uusapan nyo ba niya? Siyempre, nasa isang relasyon kami, di ba? Napag-uusapan nyo. Pero, mas gusto namin kung ano yung nasa dapat lang. Talaga, gusto namin nasa ayaw. Gusto ko makita yung sarili kong kinakasal, and gusto ko munang i-enjoy yung marriage life kung wala pa kami sa anak. And then after ilang years, magka nagsawa na kami sa isang isa, doon kami mag-aanak. Yun naman talaga yung ideally na gusto kong mangyari. Do you have a time frame for that? Wala. In the next, ano, parang 5 years, 6 years? Wala naman. Pero, as of now, syempre gusto ko pang magtrabaho, gusto ko pang pagurin yung sarili ko sa mga opportunities na nabibigay. Talagang grateful pa kami dalawa sa age namin and sa mga nagsusulputang mga sikat na young stars, di ba? Nabibigyan pa rin kami ng pagkakataon at ng trabaho. Hello. Hindi ko mga kayo mawawala. Di ba? Pero ito nga, pag pumasok si Alex sa intriga na bakit daw hindi nagsasabay kayo ng episode, baka isasabi nila na kung baka may tension na kami. Meron. Hindi talaga kami nagkakasundong dalawa. Oh, ayoko kasi sa ingay. Ayan yung maingay yun. So ano, wala naman. Wala, Diyos ko. Ano nga yan eh. Ay, baka hindi ko pwede sabihin. Bakit? Ay, secret pala namin yun. Baka magalit si Mami Pinsy. Pero nag-ano ba kayo? Nag-hit off kayo kagad? Oo, unang beses kong nakita siya, tanong na siya ng tanong. Matanong yun eh. Tapos sabi ko, eh, ayoko muna magkulo sa iyo kasi baka i-feed mo sa ibang network. Kasi sa ibang network siya galing. Kasi kung sing show na grawa mo dati, lagi mo yung binablay tayo. Cute yan ah. Pero okay kayo. Oo naman. Sobrang ano eh, yung personality niya kakaiba talaga. Sobrang masayahin, magulo, walang dull moment sa kanya. Ano ba kayo? Talaga mag-jive kayo, makakasundo talaga agad kayo. Sobrang aliw kasi kasama. Ano ba bang aabangan lang kayo, Angelica, aside from doing comedy or Yes. Hopefully, makapagsimula na kami na shooting ng movie next month, sa October. Ayan, may movie ako kasama. Naging director ko sa One More Try na si Direk Ruel Bayan. Yes. And kasama ko ang napakahusay sa OTJ at si Jessica. Anong tema nito, drama? Part 2 ng OTJ. Action. Action horror. So, hindi, ano siya? Mukhang heavy drama. Mukhang drama siya. Mukhang doon siya papunta. So, kailangan ko mag-focus ngayon pala dahil magbabalik drama talaga. Si John, ngayon ba kinukumbinsi mo na mag-comedy? Sumama dito sa comedy? I think, hindi ko naman alam. Hindi naman namin napag-uusapan ang career pathing niya. Yes, Direk Loren, ako ba ito? Parang bigyan siya ang career pathing. Kung saan mapapunta ang career niya.
ano, mukha naman kasing ano, siya naman kasi kahit ano yung bigay sa kanya, kaya niya i-evolve eh. Lalo na sa mga pelikula niya, na nagko-comic siya doon, nag-rom-com siya. So, I'm sure kaya niyang gawin. And, bago yun, pagka nakita natin siya sa isang comedy show. Jelly ko hindi siya kung hindi na sinabihan yung Mela, yung pagtapos na yung gusto sa kanan. Ako, natatakot daw kasi siya. So, kinuusap muna niya yung mga boss namin dito sa Banana Split. Sabi niya, gusto na nga daw niya akong tawagan, gusto na niya tawagan si Twini, kaya nagkatatakot daw siya. So, actually, nakausap ko naman siya, talagang tawang-tawa ako. Pagbaba ko lang ng phone, parang doon nag-sink in sa akin na, naku, yung kapatid ko, parang ganun. Ganun yung una ko naisip. Pero nauna naman yung happiness. Pangalawa na lang yung nag-alala ko sa kanya.